Okay guys, sa pag-uusapan natin ngayon yung ano yung ito sa aso stages ba ang pag-uusapan natin ng ngayon ay yung ano yung kung ano ang ano ng aso yung pagkabuntis niya ano ba ang mga nakikita natin sa aso when it comes to pagbuntis niya, anong mga stages yung gestation period niya. So, tingnan natin kung ano ang pag-usapan natin yan. So, tingnan natin ha. So, ito na. Feeding our dogs with veggies. Okay. Feed tayo ng dogs natin ng veggies. Yan. Yan. Heart-shaped na veggie. So, this is helpful for them. So, yan. Ito. Si Bruno yon. And this is Quink Quink. And one for our doggy upstairs, si ano, sa sofa, si Hunky. Yeah. So it is Masi? Yan, si Masi yan. And this is Yulo. And this one is this one is Queng Queng or Twinkle. And this one is Hunky. So all of these dogs are all Shih Tzu. So, sabi nga nila Princess Tai pero this era. Much smaller version of the standard Shih Tzu. So, mahilig siya sa raw vegetables. Ito si Hugo. And this one is Masi. And this is Hankoy. So, all of them are eating raw vegetables, especially siya, okay. So, maganda yung sayo sa kanila. So, this is the second time na, maraming beses na pala siya lang kumakain sa sayo, okay. So, nagiging usual meal na itong ano itong sayo, okay. Snacks lang, kumbaga hindi naman yung main course. Kundi mga snacks. So, I'm just giving them a snacks para kumbaga, hindi sila kumain yung kanilang hindi ka lang kumain yung early morning yan or early morning breakfast nila. Eh, at least dito makakain sila ng ayos. So, Yan. Si Queng Queng. And kailangan natin i-feed yung natin mga dogs natin kasi especially this dog. Ito to. Si Masi. Hindi, ito si Yugo, ito si lalaki yan. Ito this one, Masi. This is already 30 months, 30 days old na pregnant. Ito naman, always pregnant. Right now. Sige.
And this is also the dog na pregnant. Yung isang nandito, yung si Twinkle, also pregnant ito. So, kailangan natin ipid sila ng mga vegetables para maging maganda yung kanilang kalusugan. And it's just small amount ng vegetables kasi hindi na sila pwede pagkain ng maraming vegetables kasi mag-i-induce siya ng vomiting at saka ng diarrhea. So kaya moderate lang tayo magpakain ng gulay. Saan siya? Hindi tayo magpapakain ng sobrang dami. Para lang yung appetite na nung kaninang umaga, hindi sila gano'ng kumain ng breakfast. Kaya ngayon, pakakain natin sila. So, bakit nga ba kailangan pakainin yung ating mga doggies na nanonan ng breakfast? Lalo na yung mga buntis natin na aso. Kasi may stages ng pregnancy ang mga doggies. At saka kung anong mga dapat ipaan sa kanila. So, that would be our topic today. So, yung stages na pregnancy ng mga aso. So, let me check. Let me see. Not this cell phone. The other cell phone. Okay. Let's check, ah. We'll just check some things. So, we'll just check yung mga stages ng pregnancy ng mga aso. So, it's ang mag muna. Stages of pregnancy. Stages of pregnancy of dogs. So, yun ang mga natin. So ito yung mga stages. We'll just ito ang signs of pregnancy. Ito guys, signs of pregnancy in the bitch much more obvious during the second month. So itong buwan na to, hindi po siya ganun ka-obvious dahil sa nasa first month pala sila ng kanilang pregnancy. So during the second month would be ayan medyo sabi dito magiging noticeable na yung pregnancy nila. So ito sabi na noticeable increase in appetite. So yun malakas ng lalo na to si Masi increase na yung kanyang appetite. And also sa yung aso namin sa si Twinkle, medyo malakas na rin kumain yun. Unlike before na namimili ng pagkain yun. Ngayon, hindi na. So, isang indication ng pregnancy yun sa mga aso pag nag-increase yung appetite niya. So, the second one is weight gain of 20 to 50%. So, magkakaroon ng weight gain ng aso mo between 20 to 50% yung pwede maging weight gain niya. So, yun yung abangan natin. Pero at sa tingin ko, medyo tumakas na timbang itong isa dahil medyo makinintyan niya. And pati si ito kung sa mga ko yung nasa dulo kong aso still in tiyak na nag-increase na lang kanilang weight. So, it's a good indication na good sila. So, what else? Increase urination. Yan. Yung madalas umihi. Check natin yan. Kung ganun nga kadalas umihi ang ating mga doggies. Yung mga pregnant natin na aso. So, ating i-check kung whether or not na nag-i-increase yung urination niya.
madalas sila mag-urinate. Tapos, behavioral changes yan, yung isang na to. Itong isang to, si... Ito. As, up. Up. Hey! Ito, nagbago ng mga behavior niya, hindi nakatulad dati. Dati ang hingin yan, hindi yan basta pagkain ng ano, kung anong pagkain. Ngayon, medyo masiba na. Tapos, ayun, magkakaroon sila ng clear, odorless but gentle discharge. Yan, yeah, dito natin dito sa, sa aso ko. Enlarge at saka firm abdomen, yun, medyo na. Very, very visible na rin. Decrease in appetite. Ayun, pag 45 days na, magde-decrease na yung appetite niya. So, those are the things. Yan po mga moral items. Eh, no? So, we will see what else. Yung mga stages. How long are dogs pregnant? So, ito eh. Reproductive cycle of dogs. Ito, nakalagay ito. In order to answer the question how long dogs are dogs pregnant, you first need to understand the dog's reproductive cycle. So, kailangan natin matandaan or maunawaan ng reproductive cycle ng dogs. So, ano yun? Intact female dogs go to into heat approximately 6 months. Although, this can vary depending on the dogs and breed. So, depende sa anong klaseng dogs ang inalagaan nyo. So, sa akin, shih tzu yan. And although this can vary depending on dogs and breed, the heat cycle lasts heat cycle lasts 18 to 21 days. And is broken into 4 distinct stages. So may 4 na stages yung kanyang heat cycle. So breeders use these stages to determine the best time for breeding their dogs. Yun. Kailangan malaman natin yan. Yung sa mga breeder, lalo sa mga breeder, ano ba ang pinaka magandang time para i-breed yung dogs. 4 stages of the female dog reproductive cycle. So ano? Meron silang 4 stages. So one is Questrus at saka Estrus, Diestrus and Anestrus. So ano ba yung sabi ng mga 4 na stages na yun? So Questrus lasts about 9 days in the first stage of the reproductive cycle. So yun yung pinakano yung Questrus na sinasabi na 9 days siya of the first stage ng reproductive cycle. When the female starts to attract males, although they will reject their advances until stage 2, the sign of Questrus are swelling of the vulva and bloody discharge. So kung magsaswell yung kanilang reproductive organ at saka magkakaroon ng mga bloody discharge yung kanilang alam niyo na. So yun yung mga signs sa first stage. So ito, estrus lasts anywhere from 3 to 4 days and
to 7 to 11 days. So yun yung ano, yun yung estrus. So this is when the bitch is receptive to male. Explain, receptive sila sa ano. And many breeders have a veterinarian take vaginal smear and blood test during this estrus and estrus to make sure that they breed their dogs at the optimal time. The signs of estrus, estrus naman to eh. Estrus na tayo eh. Oh. Are soft and enlarged vulva. Ayun, yung ano lang, yung kanilang reproductive organ. Discharge lightens light color and decrease. So, nag-lighten na yung ano, yung discharge niya. At bumababa na. Susunod yung ating ano, yung ating stages. Yung diestrus. Diestrus is the final stage of the cycle and typically occurs around 14 days. So during diestrus, the bitch discharge becomes redder. Medyo lalong pumupula. And tapers off. The vulva returns to normal. Or bumabalik sa normal yung reproductive organ. And she will no longer permit mating. So hindi na magdano, hindi na ipe-permit yung mating yun pagka nagganong na sa diestrus na. So, the heat is complete when all signs of swelling and discharge are gone. So, kapag nawala na yung mga discharge na yun, hindi na mag-accept ng mating ang ano, na mga dogs. Doon sa stage na yun, diestrus stage. So, the time frame between one heat cycle and the next is called anestrus. Yun yung from the end of the first cycle to the next cycle, yun yung anestrus. And usually lasts around 6 months. So, meron silang 6 months na pagitan. So, tama lang yung aking aso, nung magbuntis yan, is umabot ng 6 months before siya hit again. So nakadalawang birth siya within 1 year. So understanding the heat cycle plays an important role in determining the length of pregnancy. Breeders can calculate conception date and keeping track of their births, bitch heat cycle and breeding period, which makes it easier for veterinarian to accurately test for pregnancy. How to tell if a dog is pregnant? Paano malalaman kung ang aso mo ay pregnant? So we will tackle this. Ito, nakagay dito. Humans have developed instantaneous pregnancy test. So yung madalian na pregnancy test. And makes it easy to determine whether or not we are pregnant. Yung kung pregnant daw ang babae na humans, ha? So it's easy to determine by using a pregnancy kit. Pregnancy test kit, ha? So it is not simple for our dogs. So hindi raw ganun kasimple sa ating mga aso. You will most likely need to visit your veterinary to find out if your dog is pregnant. So, kailangan mag-visit daw ng veterinarian to determine kung pregnant yung aso mo. If possible, be sure to tell the vet exactly when the dog was bred. O, isabihin mo sa kanila kung anong araw nag-mating yung mga aso mo. Or your best estimate of the time frame, o yung estimate lang ang pagkakaan niya pag may mating niya. As all of the pregnancy testing methods of dogs are time sensitive, so ano, sensitibo sa
oras yung pagbabuntis ng aso. So there are four methods veterinarians can use to determine the dog's is pregnant, if a dog is pregnant. So this is yung apat na test. This is what we call hormone test. Yan, meron na tawag hormone test, palpitation, X-ray, and the last one is ultrasound. So paano yung hormone test? A veterinarian can test for the hormones relaxing to determine the bitch, if the bitch is pregnant. Relaxin is released from the placental tissue only during pregnancy. So yun ah, mayroon sa relaxin na discharge which makes it fairly accurate than diagnostic test. So accurate yung diagnostic test na yun. However, the bitch must be at least 30 days into her gestation. So, dapat 30 days na. Katulad nito, mga 30 days nito eh. Sa kanilang gestation eh. So, to test, for the test to be accurate, so 30 days dapat. So, test taken before that can have a false negative. So, susunod na test na gawin is palpitation. Paano natin matetest yung palpitation? So ito ang sabi dito, palpitation is the cheapest and most convenient way to diagnose pregnancy. As each fetus develops, the membranes around them grow fluid-filled sacs. This can be felt between 21 to 35 days. Yan. Meron na yan. Gestation. Approximately 3 to 4 weeks. Meron na. Ito na. Meron na ito sigurado. And the growth of the size of a table tennis ball in 45 pounds dog. Okay. After 1 month, the sac lose their distinctive shape and the uterus develops a floppy feel that can be mistaken for a pyometra. So, yun ang ano niya. So, X-ray naman. Ito, X-ray is a great way for breeders to determine how many puppies. Yan, oh. Sa para malaman kung ilang ang puppies na pinunsib ng dog mo, pa-X-ray mo. Pwede na naman ultrasound din. Ito sa ultrasound, yung ultrasound is the best way to find out if a dog is pregnant early on in gestation. So, malalaman na yun. Veterinarians recommend ultrasounds between 25 to 35 days of gestation. Ultrasound not only detect the pregnancy, they also determine whether the fetus is alive by registering fetal heartbeats. Ultrasound can be used also to rule out other causes of uterine distension and pyometra. Ito. So, yun yung muna natin. So, gestation period, how long? The dogs are pregnant. So, sa susunod na topic natin, ito nga, yung natin pag-uusapan natin, itong gestation period, how long the dogs are pregnant. So, alam naman natin na the gestation period ng ating mga aso is 63 days. But that is the only average na yun, ha? Hindi lahat ng aso is 63 days. So, that's only an average natin. Naku, naubos na yung ating pinapakain, no?
So, yun, sa susunod nating pag-ano, we will discuss that matter, yung gestation period, what goes around the gestation period. So, at saka ito pa, yung stages of dog pregnancy. O, doon na tayo pupunta, yung stages of dog pregnancy. Pinag-usapan lang natin. Ang pinag-usapan lang natin ngayon ay yung how to tell a dog if a dog is pregnant. At saka yung period. Ito, yung reproductive cycle ng dog. So, ang discuss natin ngayon is the reproductive cycle ng dogs. At saka yung kanyang yung how to tell if a dog is pregnant. So, next time we will discuss yung natin, yung gestation period, how long the dog, say, alam natin yan, 60 days. So, tumatagal yan hanggang 72 days. Pero ang nga average niya is 63 days. So, in that time, pwede nang mga napangasa mo. So, ito, susunod natin ano, ayun, gestation ngayon. Susunod is, sa pag-uusapan natin is yung stages of dog pregnancy. Yung 1 month, 2 months, and yung kanyang month 3. So, yun yung pag-uusapan natin. Then, we will discuss other things pagkatapos ng stages ng pregnancy, yung how long are dogs in labor, kung gaano katagal nagle-labor yung ating mga aso. So, yan ang magiging usapan natin next time. So, yan yung pag-uusapan natin. So, ayan. Nakatingin na sa akin lahat ng mga aso ko. At inaabangan yung snacks nila na wala ng laman. Oh. Yan. Next time, we will discuss those things. And, ano tayo? We'll be having a lot more topics with regards to our dogs. But depende kasi yung mga pregnancy ng dogs do sa breed type niya. Kaya in-average lang natin ng gestation niya into 63 days. Dahil hindi iba-iba nga ang nagiging depende sa breed. So ayan. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, kindly subscribe and like, hit the like button, and also hit the notification bell button for more updates na mga videos natin. So, ano natin yun? I-check nyo, ha? Good luck. God bless!